Yung ano, allegation ni Andaya na ang nag-realign din daw itong senado ng lump sum na. Walang bago kasi yung sinasabi niya ang 75 million. Yun yung na-take up na noong interpellation pa lang dito sa plenaryo ng Senado, ano? Yun yung sinasabing in-introduce na insertion ni Secretary Diop, no? Na tinanong namin yung mismong DPWH kung alam nila, at nung sinabi lang hindi alam at okay sa kanila natanggalin, inislas yun. So, walang bago doon. Nilabas na rin namin yun. Yung 25 billion na sinasabi niya na realignment sa mga senador, actually hindi 25 billion, that's 23 billion. Ako mismo yung naglabas noon at dinetalye ko pa kung saan napunta. May flood control, mayroong mga road construction. So walang bago doon. Yung sinasabi niyang post-enactment nangyari or after ng BICAM report, mali rin yun kasi nasubmit lahat yun bago pa man na-i-approve ng Senado sa yung Senate version ng General Appropriations Bill. In fact, last week, I even confronted Senator Legarda kung meron basihan yung sinasabi ni Congressman Andaya. Sinabi niya, in-assure niya ako, kami, ni Senate President, na walang nangyaring pagbabago from the BICAM report. Ganon din ang sinabi ng LBRMO, yung Research and Monitoring Office dito sa Senado, na wala sila nakita o wala sila natanggap na submission pa ng mga senador pagkatapos ng bicameral conference. So, yung sinasabi ni Congressman Andaya, wala. Kung meron man at may mapakita siyang pruweba, no, maski text message na natanggap ng mga senador, ako mismo, I'll join him in denouncing such practice because it is not only in violation of the legislative process, but the Constitution itself. Pero sir, yung 23 billion, yun yung lumusot din sa BICAM na sinasabi. Hindi ko alam kung nakairin sa BICAM yun kasi hindi na po sumama doon sa signing ceremony ng BICAM report. Pero ang alam ko, yung 23 billion, nang makita ko yun, napasama yun doon sa version ng Senado ng General Professions Bill. So hindi ito after BICAM. Sir, yung nirealign o dagdag bawas na ginawa ng House, pag pinilit na enroll dito, sir, anong violation mga? Constitution. Kasi yung Article 6, Section 26, Paragraph 2, maliwanag dun na upon the last reading of a bill, no further amendment shall be allowed. Pag sinabing ng Constitution na hindi yung ginamit yung word na shall, ibig sabihin noon, talagang mandatory yun. Hindi pwedeng galawin. So, maski nakalamsam siya sa BICAM, dapat yun, kung ano yung inaprubahan ng bawat house, ano, lower house, upper house, yun na yung pirmahan as an enrolled bill. Bahala na yung Pangulo na mag-itemize o mag-veto noon. I-veto and then i-itemize nila. Pero hindi pwedeng galawin pa yun ng either house or ng both houses kung ano yung napagkasundo sa BICAM precisely because yung Constitution, pinagbabawal talaga yun. Sir, yung naging dagdag bawas daw naging pabor daw dun kay House, dun sa mga kalyado ni House Speaker Arroyo. Yun ang nakita natin kasi may mga kongresista na talagang naghahain ng, parang humingi sila na sa kloro sa akin for the past 3 weeks na yung HPEP pa lang, yung sa DOH budget, hindi pa pinag-uusapan yung sa DPWH. Merong binigyan ng 25 million ng health sa health facilities enhancement program ng Department of Health. At yung iba naman, tig 8 million lamang. So nagreklamo yung nabigyan ng 8 million at meron doong nakapaloob kasi may menu list. At yung menu list nang galing mismo sa office ni Speaker Arroyo. So ito yung dinikta sa kanila, pati menu list. Kasama ron yung 2.5 million pesos worth of ambulance. No? E nagtanong ko sa ibang kongresista, ang ambulansya napakamahal sa 2.5 million. So, bakit naka-indicate doon mismo yung amount ng ambulansya na ipapurchase ng mga kongresista? Nakita ko yung text message na pinadala doon sa congressman na binibigyan ng 25 million. Nakita ko rin yung text message na nanggaling sa parehong tao kay Ms. Salamanca ng tiga 8 million pero may 2.5 million pa rin kasamang ambulansya. Now, if we're talking here of 296 or 295 congressmen at ganong kalaki, ganong kamahal ang ambulansya,
kung overpriced na lang kamo ng 1 million ang bawat ambulansya, we're talking here of 296 million pesos in overpriced purchase ng ambulance. Eh kung 25 million ang listahan doon sa minulis na pinurbide, eh bakit ito ginalaw ng House of Representatives samantalang sa bicameral conference sa committee report ang nakasad doon yung sinabit ng DOH na ginawang amendment ng Senado. Sir, mostly doon sa mga kalyado ni Gloria, yung overpriced yung naging Oh, yung mga 25 million, yun yung mga bumoto sa kanya. Yung 8 million, ito yung hindi bumoto sa kanya or nag-abstain. So kita mo na kung sino yung napaguran. Kasi between 8 million and 25 million, well, 17 million, di ba? Bakit merong discrepancy? Kaya nga ito lumabas. Kasi nga yung mga kongresista na nabigyan lamang ng 8 million, ito yung mga nagreklamo. Pero hindi naman sila makakipo for obvious reasons. So they sought me out at ako yung pinakiusapan nila kung pwedeng ilabas ito. No? But sabi ko sa kanila, hindi pwedeng kwentuhan lang tayo. Bigyan nyo ako na maski anuman ng prueba na ito talagang instruction at talaga nangyari. So they sent me the exact text of the SMS na pinadala doon sa both sa 25 at saka doon sa 8 million ng mga nakatanggap. Sir, paano ito? Kino-consider nyo ba mag-file mismo kayo ng court case? Kasi may grant pa, may grant. Wala pa naman. Kasi hindi pa naka-enroll bill nga eh. At saka wala pa naman pinipirma ng Pangulo na General Professions Act. So, wala kang question sa Supreme Court. But, kung halimbawa ang Senate President, that's why we advised him during our mini-caucus, no, yung meeting namin last Saturday, na huwag siyang pipirma kung nag-depart na from the BICAM report yung enrolled bill na pagpipirmaan sa kanya. Dahil otherwise, he'll be liable for a violation of the revised penal code, falsification of the records of the legislative process. Sir, si Kong Andaya, sinasabi niya na yung Senate din daw nag-itemize after the ratification. Kasi Feb 8 ratification, Feb 11 lang daw nag-submit yung staff ni Senator Loren ng itemize. Well, yes, hindi ako aware doon, but ang tinanong ko si Senator Ligarda, kasi siya naman yung kaharap ni Congressman Andaya, and she assured me na walang ganong submission ang mga senador after the bicam. Now, para lang malinaw, edi hingan natin si Congressman Andaya ng sapat na pruweba, even a certain degree of proof na talagang may mga senador nag-submit pa o nag-itemize pa after the ratification of the BICAM report, then sabi ko, I'll join him in denouncing the practice because it is not only in violation of our legislative process, kundi violation mismo ng salik ang batas. So yung agreement daw po kasi ni Senator Loren during the BICAM, for example, pinakita niya yung ratified version, yung sa BICAM report, may isang line lang daw dun, sir, yung DPWH. Kasi ang usapan daw nila, after ma-ratify, saka daw ipapasok na lang nila yung details. Well, hindi ako privy to sa pinag-usapan nila. Ang pinanghawakan ko lang, nung tinanong ko si Senator Loren last week, kasi lumabas ito last week, and she assured me na walang senador na nakapagsabit pa ng amendments after the bicam. Ang pagkaalam ko, nagsabit na mga individual amendments at saka institutional amendments yung mga senador before the approval on second reading sa Senate. Si Kong Bravo, sabi niya, hinahostage niyo yung budget dahil sa personal vendetta against Speaker Arroyo. Well, that only reflects the true attitude and the real character of Congressman Bravo. Kasi kung ganun ang line of thinking niya, ganun siya. Ako, I'm a very forgiving person. I have forgiven all those who had wronged me in the past. Ano? Previous life ko na yun eh. And wala na sa akin yun. This is not about Speaker Arroyo. This is not about any congressman or any senator. This is about my advocacy, my crusade against the four-party system. And this is about the national budget na siya dapat na tumutustos sa bawat Pilipino, sa kabuhayan natin. So this is not about any person, any congressman, much less Speaker Arroyo. Kaya kung gano'n ang kanyang takbo ng kanyang pag-iisip, eh, gano'n siguro siya. Sir, ano po yung suggestion na remedy si Senator Rilon para matapos na yung deadlock? Balik daw sa bayan ka?
I don't know how it can be possible na ibabalik mo sa BICAM dahil tapos na yung BICAM, ratified na eh. Ang sa akin, ang if I may suggest, i-pirmahan yung enrolled bill as ratified in the, as a ratified BICAM report. And then ipaubayan na lang sa Malacanang na ibito, line item veto ng presidente, yung inaakala nilang unconstitutional like lump sum. Kasi kung di pa na-itemize, lump sum yun. So pwedeng i-line item veto ng presidente yun, itemize nila. Bahala na sila. Pero para bumalik kami sa BICAM, I'm not sure, no, if that is at all legally possible. Sir, nagsabi po ba yung mga congressmen na nakausap niyo? Ano yung intention? Bakit binawasan, dinagdagan yung mga budget nila? Wala. Umiiyak lang sila. Bakit sila binawasan at dinagdagan yung sa iba? At ang alam lang nila, kasi hindi ang common denominator, yung mga binawasan, ito yung mga hindi bumoto. I've talked to several congressmen about this matter. At ang common denominator din ng mga nadagdagan, yung mga bumoto kay Speaker. Sir, saan ginagamit? Bakit kailangan dagdagan yung mga... Hindi ko alam sa kanila. Basta tinitingnan ko lang yung constitutionality ng pagbabago pa na mga naka-provide na doon sa BICAM report. So, kasi ratified na yun. Because the Constitution says so. May nabanggit ba na may kinalaman to yung move na to sa election? Wala. Wala naman. Sila na yung nakakaalam noon. Ang tinitingnan ko lamang yung specific provision ng ating saligang batas na bawal na baguhin mo pa yung na-ratify na BICAM report. Pero sinasabi rin po ni Congressman Andaya na ang bawal lang daw po post-enactment implementation. Yun nga yung oversimplification ng Supreme Court ruling. Remember, at least tatlong aspects yan eh. Lump sum, yung isa post-enactment, at yung pangatlo, yung pinakamabigat na hindi ayaw nilang isama sa usapan, grave abuse of discretion. Now, when you change or amend what has already been ratified, hindi pa grave abuse of discretion yun. Kasi kayo na lang nag-uusap-usap, hindi na nakasama doon sa dati ng pinag-usapan. Labas sa dati ng pinag-usapan, babaguhin mo pa. That's grave abuse of discretion. Kasama yun doon sa ruling ng Supreme Court. Thank you, sir. Okay, thank you. Sir, nakabalaw ako. Sir, may patanungin na.